Isang masarap na tanghalian na naman mga kailan ng aking niluto para sa aking asawa. At dahil day off ko nga naman mga kailan, tinanong ako ng aking asawa kung okay lang ba daw na magluto ako ng tortilla bread. I mean, yung tortilla bread nga pala ay binili na namin yan sa Sam's Club. So ang gagawin ko na lang ay yung kung ano ang ipapalaman natin or kung ano yung feeling ng ating tortilla bread. So ayun, nakita ko nga pala may ice cream siya mga kailan, bagong bili at bagong bukas lang niya. So eto na nga mga kailan, nilabas ko na yung tortilla bread sa ziplock tapos hahayaan lang natin siya na lumambot para hindi madurog-durog. Habang inaantay ko nga na lumambot yung tortilla bread, ayun, nilinisan ko na nga muna yung aming pork. Tapos napansin ko mga kailan, April 20, 2021 pa pala itong pork chop namin na to. Anyway, hindi na yan bago sa akin, Ilian, kasi yung asawa ko mahilig yan mag-stock. At least, yung mga stock food namin sa freezer, naka-vacuum sealed yan, kaya no worries sa mga freezer burn. At ito na nga pala mga kailan, nalinisan na natin, so nilagyan ko na lang siya ng asin paminta. Tapos i-massage lang natin para manuot yung lasa doon sa pork chops. At syempre, dito naman na tayo sa paghihiwa ng cucumber at kamatis. Hihiwain ko lang to ng maninipis para hindi mahirap nguyain. Mas masarap pa sana to kung may lettuce, kaya lang naubusan kami ng lettuce. Ang lettuce kasi madaling masira kapag hindi mo kinain ng 2 or 3 araw, masisira agad. Kaya naman ito, pagtiyagaan na lang namin yung kamatis at baby cucumber na ilalagay sa aming tortilla bread. Bali, tinanggal ko na nga rin pala yung buto mga kailan kasi hindi naman masarap kapag nilagay ko pa yung buto, matubig yung tortilla bread. Ayan, at binalot ko na nga muna siya ng cling wrap at ibabalik ko sa ref. Siyempre, bago tayo mag-start magluto, gawin na muna natin yung ating coat ng ating pork chops. Ayan, meron ako dyang all-purpose flour, konting cornstarch, konting asin, at siyempre lalagyan ko ulit ng crispy fry breading mix na yung hot and spicy. Pangatlong gamit ko na nga pala yan, yung crispy fry breading mix na spicy, kasi pag ako'y gumamit niyan, hindi ko talaga nilalagay lahat kasi masyado siyang mabetchin. Nilagyan ko na nga rin pala ng unting paminta at hindi na ako naglagay ng kahit anumang pampalasa gaya ng betchin, magic syrup or nor chicken flavor powder. Dahil yung crispy fry breading mix ay meron ng lasa at may betchin na yon. So ito nga pala, isang egg lang yung aking ginamit. Tipid-tipid kasi mahal na ngayon ang itlog mga kailan. Diyos ko dahil $13 na yung 36 pieces. Naalala ko nung bagong dating ako dito, $2.49 lang. Since napainit na natin yung tortilla bread, ayan, magpainit na rin tayo ng mantika at gawin na natin yung ating pork. Dati ay kinukot ko sila pa isa-isa or kaya padala-dalawa. Kaya lang hassle, kaya ito nang naisip ko. Kumuha ako ng medyo malaking-laking container at inalog-alog ko nga ito. At maganda mga kailan, worth it. Nag-work naman. Simula noon ay ito na yung ginagawa ko kasi hindi makalat sa kamay. Hindi ako hugas ng hugas sa aking kamay habang nagko-coat ako. Ayan, inalog-alog ko lang sa container tapos pinipirito ko na. Hindi ko na hinahawakan pa isa-isa. Yan, isa, dalawa. Siyempre, 3 piraso lang yung ilalagay ko dito kasi hindi naman ganun kalakihan yung ating kawali. Madalas nga pala ako naglalagay ng cornstarch sa aking niluluto gaya ng chicken or kaya pork chops. Naglalagay ako ng cornstarch kasi para extra crispy siya. So, madali lang siya lutuin mga kailan, hindi siya mahirap gawin. Hindi na rin to siya matagal lutuin kasi nga ay napakanipis ng aking paghiwa noon bago pa ilagay ng aking asawa doon sa zip bag or kaya sa aming vacuum sealed bag. Tapos kadalasan pag nagpipirito ako ng mga may coat gaya ng fried chicken or pork chop, hindi ko talaga kinukot sila lahat ng minsanan. Kadalasan ang ginagawa ko kung ano lang yung ipipirito kong batch, yun lang yung aking iko-coat. Para sobrang crispy na crispy siya, maganda yung pagka-crispy niya. Kasi madalas ko kasing ginagawa dati, kinukot ko muna sila lahat bago ko ipirito din. Ang nangyayari doon sa aking nakot na, syempre aantayin mong maluta yung unang batch bago mo ipipirito ulit yung susunod. Tapos nagiging matigas sila, crunchy sila pero matigas yung pagka-crunchy nila. Ito nga, habang niluto ko yung last batch, ayan, naghugas na rin ako ng plato at ayun, nakita ko ngayong aking asawa na paparating na mga kailan. Saktong-sakto kasi malapit na akong matapos magluto habang naghugas ako ng plato.
syempre, sabay na rin kami kakain. Actually, siya nga naman talaga yung nag-request yan na ganyan ang aming lunch for today. Kaya pinagbigyan ko na siya kasi madali lang naman siya lutuin at masarap pa. Ayan mga kailer, dumating na yung aking asawa. May dala-dala siyang kamatis. Dumaan siya sa vegetable market. Alam niyo na yung aking asawa kasi mahilig siya kumain ng kamatis every day. Every morning yan, kumakain siya ng isang kamatis. Tapos sa ito na nga mga kailan, luto na yung aming lunch. O, diba? Ang sarap niyan mga kailan. Yan yung aming... We don't have lettuce.